Tagalog sa Tagalog. Pagdamasok pangin, kalayaan, maternan, bilir, San Pedro, Bakit, Pagdiyaw, Kayere, we also have representatives from the Maxis in the province of Quezon from Alaba. Overseas to yan. Isa pa kami from overseas mula po sa Pananuman. From Lopez. San Francisco, San Andres, Unisan, Perez, Charo, from Tayabas, and Pagdinao. Also, yun pong pinakamalan yung galingan from Roselle. Of Laguna, and also our Paxi from Quezon. Meron din na mention from the Paxi, Paxi po na Pagsanghan. And also from our city, Mentobar. Siniluan. First, I'm sending you to Sabi,
Mr. Radovan said, that's a very representative. First, Vice Chair for the Regional Intervention Policy Council, Mr. Christian Salvador. That's it. Of course, our partner in this activity, the Philippine Institute of Development Studies, is the Vice President, Dr. Sariaya. First, we got the presenter, headed by Dr. Sonny, Domingo, Professor Roselle, and first, our, as mentioned already by Mr. Lehman, our hardworking President is initiated by particularly from the Office of the President, accepted by Ms. Livin Leon Chensa. From our office of the Vice President for Planning, Research, Extension, Production, and Development, and by our Vice President, Dr. D. Anuman. Dino Bahari sa Pagkutusyo, Dr. Ami Anasar. Director for Ami Development, Dr. Moses. Let's maybe nabagit sa Bahari sa Gentleman sa kung mapagparang naga sa Rita. Mayroon man na magbuti ito ay iunan. Between Calabasas and Europa.
assessment or internal audit plans, particularly sa Livestock. Kung isang project na kasi nasibo sa soil management or soil rehabilitation program, ginagawa mo natin under the leadership or under the sponsorship of the Department of Agriculture and Development of Cultural Resources. Kung buchi tayo ng groups. Pinapailan natin sa bayan sa bayan. So, kung po yung mga narinig natin or so in fact, according to the 2018 data of the Philippine Statistics Authority,
which is the major growth driver, increased by 2.4%. So I think we need a better understanding of the country's current performance to be able to maximize the benefits from this growth. So we will also, Sonny will also be talking about relevant policies that could help the industry grow. Pero sabi nga ko kanina, 200 days pa palagi umuulan dito. 265 days out of 365 days. So maswerte ko pa kami na hindi umuulan. Pero it was a very pleasant drive ko papunta dito. But alam din natin that the country is actually what? The third most disaster-prone country. So number three tayo in terms of the number of disasters affecting countries. So hindi ko nakakapunta kayo given that we have on the average about 20 typhoons. So siguro ramdam dito yun. And because of that, napaka-importante that we have effective risk management tools for our farmers. And that includes insurance. So kami ho ni Roselle will be talking about yung study na ginawa namin ng crop insurance program ng PCIC. And si Roselle will be able to talk about the particular component of the project which focus on Region 4A. So malibigin po natin kung ano yung crop insurance na nag-i-bitay over sa local farmers in this region. And I will be talking about the GU partnership. So natutuwa po ako na nandito yung ating mga representatives from the MAFSI sa iba-iba pong municipalities because I will also share with you some of the initiatives with regards to expanding the coverage of the crop insurance program. So again, let me take this opportunity to Dr. Casino, who actually made it possible for us to share the results of our studies today, and also to our divided discussions. We're looking forward to getting your insights. So, we're looking forward to discussion with you, at sana po ay hindi ito yung huli natin pag-collaborate, and we also hope that Dr. Casino can also attend some of our seminars in Manila. So, magandang umaga po. Thank you, Buwa. And handa na po ba tayo for our presentations? Handa na po ba makinig? Yan. Paalala lang po, limited po yung time for our presenters. And yung parang po sa inyong mga katanungan, kung meron po kayo mga questions, reactions, comments, clarifications, isulat nyo lang po muna sa kapirasong papel at mamaya kapon po natin siya i-address pagdating po sa ating open forum. At po, para po, for this morning, dire-diretso po yung, sunod-sunod po yung ating mga presenters, ating mga presentations. And then for the afternoon, during open forum, doon po tayo pwede magtanong regarding sa mga presentations this morning. Ano po? And so, it is very, very important. I think alam naman po natin na napakahalaga po that we will take our notes and for our questions, so natin po muna natin for now. Ano po? Yung pong presenters natin. Okay na po kayo? Yan. So, we have four presentations for this morning and for this forum. As mentioned by Ma'am Celia Reyes. So, okay na po, let's proceed to our first presenter. Ready? Mga, ready na po kaya natin mga AFSIs from Quezon? Ay, mga Tagalog na po. Are you ready? Yeah. Ah, parang hindi talaga nag-breakfast. Kasi na po, wala sa program. Yan, so, once again, Comprehensive subsectoral focus on livestock and industries.
Development Studies. He obtained his PhD in Applied Economics as Fellow of the Australian Center for International Agricultural Research from the Orange Campus of Charles Sturt University, New South Wales, Australia. His research interests include disaster risk management, agricultural science, and resource economics, as well as applied mathematical programming. So, without further ado, let's call welcome our first presenter, none other than Dr. Sonny and Domingo. Going to these centers, at the media, TV, the radio, are you
sector ng livestock, hindi po natin makalimutan masyado yung hindi yung ating problema. Bakit po kaya? Pero, even with that setting, even with that scenario, nakikita po natin lumalang po yung ating livestock policy, yung ating livestock sub-sector. And that is a very, very big compliment, I guess, for those working within the sub-sector. Top 10 in terms of the growing meat consumption. That means that we'll be in the future still going to demand more of the product. So, malaki pa rin talaga yung ating market for local produce. And the subsector is evolving to expand rapidly in this demand. So, we have the demand. We have improving supply in the country, although a big chunk of what we have in the country is come from outside, so that's what we have in the country. Okay, so what you have here is a graph presenting the value of production in agriculture by subsector from 1998 to 2016. You can see the upward trend, positive po, over the years. The crop sector, the livestock sector, fisheries as well. And agriculture in totality. So very positive figure, showing us that but in many ways it is moving all right. So with that, as a very general background, we would like to go into a review of the performance of each subsector. Just a very brief handout of what we can see as their performance. Now this one has been prepared by colleague of ours. You can see here that you have a comparison of Sariaya and the Philippines. And over the years, we've seen evolution in terms of the structural composition of the sector. Agriculture in general has been evolving. And for many of our Southeast Asian countries, or neighbors within Asia, they have actually transformed structurally their local agriculture. Probably to take advantage of what's happening out there, what's the consuming population has been creating for. So up there, you see the transformation for ASEAN member countries from 1970 to 2030. Yan natin, 1970, malaki yung cereals, 44%. 2013, 26%, 28%. Fruits and vegetables. Okay, so probably if you go around our neighboring ASEAN countries, you'll see talaga na they have augmented production in terms of a higher value of what it is, fruits and vegetables. In terms of livestock, ano pong nakita natin? Yung pong medyo brownish level. It increased as well over decades. And that's very, very positive. Now look at the Philippines. Cereals, your rice and corn, your traditional agricultural crops, remain almost the same over the years in terms of its contribution to our sector, in terms of its contribution to our economy. Fruits and vegetables also almost the same. But livestock has increased. And that's really, I think, a very, very positive testament to how stakeholders in the sector have been also taking advantage of opportunities, market opportunities. We've been saying that our corn and rice farmers are among the poorest in the country. And probably this graph reflects that stagnation. So
yun po yung medyo kino-compare natin dati. Bakit ang ating mga lokal na magsasaka ay patuloy pa yung punod natin ng pikas at saka ng paray, ng corn, ng maris? Considering na kahit yung pinaka-sipin mo comparison na ginagawa natin, yung ating traditional na cereal commodities, grains and corn, kumpara din po yan sa higher value commodities ng ating mga gulay in this instance. Sobrang laki po nung discrepancy nila, yung difference nila in terms of the return due to the farmer. More than 3 times. Pero hirap na hirap po tayo within government to actually assist the transformation. Hindi po natin talaga mabinsin na karamihan sa ating mga farmers na palitan nila yung mga commodities. Isang reason is the investment, the capital requirement for planting, rice and corn is really not that much compared to the higher value commodities. So mas malaki po yung nilalabas nila ng accounted. Ano po? Pagdating sa working capital, when they are planting vegetables, ano po, in Benguet or in the northern part of Luzon, flowers. Pero ang kabalik po niya ay malaking balik pagdating po sa kita ng ating mga farmers. It's really the same for livestock. Although we've been seeing that growth, yung pagdating po ng ating sector, nakikita pa rin natin yung malaking potential niya. Lalo na, for example, if I'm going to show you the next slides, kita natin ang laki pa rin talaga ng nakuha natin sa labas na ang commodities. Ano po? Yung inaangal po natin, yung i-import natin. Sabihin lang, we can do better in terms of augmenting production in the country. And really, when we were talking to our counterparts from the private sector, kita po natin yung pagiging progressive. We have very young people, katulad po ng ating representative, we have very young people within the private sector working on livestock commodities. Sa ito pa rin ang ating presidente ng university na ito, na average age po ng ating farmers in the Philippines is around 57, matanda po. Pero it seems not applicable for livestock. Even when we were talking to Picard and to the labor, they did say that a lot of young people are now going into livestock production. And I guess they see the potential, they see the returns from that venture. So siguro po ang maganda ng buhay natin is pakita sa atin, lalo pa ng mga medyo mas mahirap na nakasama sa kultura, na pwede rin po option para sa kanila. Marahin po sa atin, meron mga paisa-isang ulo ng alaga na smallholder farmers with a few head of cattle, may kaunting alaga na baboy, may manok, pero very, very smallhold in terms of operation. It's very beneficial kasi parang, sinasabi na parang cash flow yung ating livestock. Pagka wala akong pera, wala yung pentahan. Magdali po natin may convert to cash. So it's like a bank na kailangan nyo ng kaunting input sa ibang mga kailangan sa bahay, magdali po natin sa patulan. Pero we can do better. We can target interface. Instead of just operating very small, we can augment production even among our less endowed farmers. Industry performance by animal type. So how did chicken, swine and chicken dominate the share in terms of volume? A representative is, I think, into swine and poultry. And I guess you can validate whether this is correct. But you see a lot of good things when we go into these forces with swine and poultry producers.
pork chicken meat, the next are not considered staple foods in the country. Value production. For 98-2016, we see also an increasing trend. So still very positive, although the increments are not that big, not that huge, but still very positive. It's different when you look at our major crop commodities. So that's another comparison that we should make. If you are looking at the macro perspective. Swine performance. Okay. The industry is around a 190 billion industry. And in terms of gross domestic supply, we've been seeing a very good upward trend. In 2016, the country imported around 78,000 tons of pork, posting a 33% increase from 2015. So, nakipunong importation natin. Ano tingin ko ba talaga natin sa labas? Although we have a very, I think, tight private sector swine producers. When I was with the guard, well, we have 10 minutes left. When I was with the guard, they did say that over the years they've been monitoring swine performance. And a lot of the data that they've been getting were being given voluntarily by swine producers. So these are, well, these are private entities willing to contribute. Unfortunately, it's not the same for the other industries. And yung input from the private sector cannot be seen in those other industries. So I guess what we need is to multiply whatever initiatives we have within the swine poultry sectors and have those also adopted in the lesser subsectors. Not only within livestock, but also probably within the crop subsectors. Okay, just to go through the rest of the slides, given the limited time. Chicken also has a very upward trend, fastest growing animal sector, rapidly increasing trend, and we have an increasing trend of importation as well. Chicken eggs, we are sufficient in terms of production, so medyo malita po importation natin. But all our households need this produce on a daily basis. So I guess the market, the future of the egg industry is really very good. Top and top eggs, there are fluctuations, but generally the supply is also on a positive trend. Beef cattle production is considered as the least developed among all the livestock commodities. It needs a comparatively bigger investment compared to the smallholder farmer if they're going to make it a head or two of cattle. But the return is also great. Top trading was for the supply, and so we have so much importation. Carabao importations as well play a big part. Production, the food line, this is relatively stable. Goat meat, way back early 2000, we had a big program on goat productions. Goat production in region 1 and 3. And this was funded by DA and USC. And as you see there, the trend for the early 2000s, we had a very rapid increase of supply of meat. Ano po? Pero kung nag-wait down na yung ating early initiatives. But still, very positive trend. Although right now, we're just not in the micro. Important tendency just to indicate my earlier comment, malaki po yung nagkakaing sa labas ng sa ating commodities.
that you have to as well rise and just to see the comparison. Import dependency ratio, beef being the most important commodity, followed by beef, pork, and then goat meat. Projected demand and supply, probably it's too small for you to actually make sense. But the DA projected that our demand, our domestic demand for meat and beef products are increasing. And it's going to keep that increasing trend until almost 2030. So we have, I think, a very positive future in terms of the market for livestock products. Just go quickly over the programs of the government. Well, about the government, we have research and development being the focus of the bar, the USD, the card. And they've been looking at taking advantage of native genetics. So even at the people talk about swine production, they're looking at making swine as well as a good niche market for many of our local producers. Improved management practices, regular consultations with the private sector is a must. So again, they're planning our programs. Feed cost reduction, which actually takes a huge chunk of the capital requirement for livestock production. Animal health programs, community-based participation, as applicable also with all other similar development issues. Mainstreaming of other issues, including climate change, impacting performance of our the local animals. Crafting roadmaps, in this case particularly dairy, which is feedlock regulated, sabi nila hindi siya viable. But a lot of people, not only government, have been pushing towards developing this industry. Because we've been importing so much. And implementation of other related policies. At the institutional level, using the weak link between government and private sector, we have positive aspects to this, with swine producers being very active in terms of interfacing with our government counterparts. National regulatory agencies like PIDS have limited supervision over local governments. Our LGUs are very independent in so many ways. They have their own development documents. Clubs and CPPs are as the major documents that we have there. And really, in so many development initiatives that they are pursuing, there have been cases of conflicts with local livestock producers. A case in point is the aspect of swine production, which actually counters to what you want in a residential community. So clubs, the comprehensive development plans for the local governments play a big role in terms of the future of the sub-industry. Conflicts in local policy, related to that. And perennially lower government support to the livestock industry. You've been saying that you've been giving so much to agriculture. And that is true. Palaki ng palaki yung budget ng ating Department of Agriculture. But the bulk of that is going to crop production. Maliit na maliit lang po yung pumunta sa ating livestock production. But you see the difference, you know, very resilient to the livestock industries. And even with that very limited support, nakikita po natin lumalago yung ating mga livestock producers. So I guess they are
right here in the city. And probably there's a shop. They can take over and they can actually prosper eventually. Stakeholder level, industry players are more empowered within the livestock sector. So it's probably similar to what you have with high value crop producers at the bottom. These are more endowed individuals. Medyo mayayaman po individuals compared to your usual rice and corn producers. So if you have that that means to augment, for example, your implements for production, then I guess empowerment comes with it. Siguro, nakumita, in terms of being articulated as well. So we have very vocal representatives from the sector of livestock production. So many livestock producers are receptive to innovations, that is very good. So even though the government has allowed the private sector to lead the livestock industries that we have in the country, still we have to establish a functioning and even facility. Nandiyan pa rin yung role ng ating oversight agencies. R&D has to be augmented and more money has to be put into that. And participation is so we have to address, as mentioned earlier, conflicts in current global policy as well as the initiatives within the subsectors. The previous modeling works that has been done for the agricultural sector shows that really we are going to open international markets. The livestock industries will fare well. They fare better than the crop producers that we have in the country. So I guess it has to be realized by our local partners, and that will give them options, that will give them information for a better decision in the future. The government must pursue evidence-based policy making, and that's what the PIDS is doing. Biosecurity is focused, and in the case of traditional cereal commodities, rice and corn, shifting to the policy focus from self-sufficiency to food security probably is also the same for many of our livestock producers. So, last, standardization of products. Generational behavior patterns among both agricultural producers and consumers present opportunities for the lifestyle of both industries. Consumption trends are very positive, and trends within and outside the sectors are very manageable, I guess. So I guess that's my presentation. Thank you. Thank you very much, sir, for your presentation. And once again, for everyone, para po sa mga katanungan, pakikisulat na lang po muna na pamaya po natin i-address sa ating open forum. So ngayon po, we are distributing our snacks na produkto po ng ating livestock industry. Have the things at each other. And, okay. So we'll have our working snacks. So habang snacks po tayo, let us proceed to our next presenter on the paper evaluation of the impact of the Agricultural Insurance Program of the Philippine Crop Insurance Corporation on agricultural producers in Region 4A. So let us all welcome the Program Development Associate from the Institute of Statistics in the University of the Philippines at Los Banos and other land, Professor Roselle V. Collado.
here as a faculty member of the Institute of Statistics from UBS Banos. Yung po binanggit na Program Development Associate na designation is another function that I perform at UPLB. That's actually under the Office of International Relations. So, yun po yung added function. Okay? So, at any rate, so, I just want to be very big commissioned by the PIDS to work on this. It's basically a data collection function. Under the much bigger study of the PIDS regarding the crop insurance. Okay? So, here with me, okay, I would like to acknowledge is Dr. Nancy Tanlan, who is there at the back. So, as you can see, I am the fourth. So, maybe that's not exactly according to age or beauty. Age four, because Dr. Celia is also Dean of the College of Arts and Sciences. Okay? So, this would be the outline of my presentation. Okay? Konting kwento ng introduction. Of course, dahil ito po ay academic approach. Okay? So, I have to go through the methodology. Of course, the results, just some highlights. Okay? At more importantly, insights and recommendations. Okay? So, where did it all begin? Okay? So, this was the story when this idea was first discussed with the Institute of Statistics. So, alam naman po natin lahat na climate change is upon us. Actually, yung mga kaedaran ko na lang siguro yung maniniwala that there is indeed a climate change. Kung sa ating mga estudyante dito, sa banda dito, pwede hindi nila paniwalaan kasi hindi nila inabot yung dating klima na pinagdaanan natin kaya na tayo ay mga bata pa. Okay? Na kung tayo natin, hindi inuulan ang Pasko. Okay? Never. Kasi nakakapapasko pa ako kung malaki ang kita ko pag Pasko. Pero there was a time recently na malungkot ang mga bata. Hindi sila nakapapasko. Bakit? Dahil nabubuhos ang ulan. Okay? So, sila, na-experience na nila yun. So, hindi yun ganun ka malaking problema sa kanila. Okay? But for us, lalo na sa ating mga farmers, sabi nga ni Sir, na medyo aging ang profile. Okay? We all realize na not only the frequency of occurrences has been increasing, pero yung intensity rin kung higing problema natin. Okay? And so, alam naman natin na ito ay nakadagdag lang lalo sa paghihirap ng ating mga magsasaka. So, matagal na alam natin na merong mga middlemen na sila ang kinakakita ng ating mga farmers. Okay? And so, this extreme events okay, has resulted to further indebtedness ng ating mga farmers. Kaya nga sabi natin dito, sila ay pushed further into the death hole. So, bakit sinabi natin death hole? Eh kung ito po ba ang pinagdaanan nila, hindi ba talaga sila ay kalungkulungan? So, makikita natin dito sa mga sample images na to, the extreme events, okay, not only damage their crops, but damage their households as well. Okay? Makita mo yung mga bahay, talagang sila. Okay? So, pabalikan din natin ang later on, okay, as I present other highlights of our findings. Okay? So, moving on, okay, aside from the problems okay, that are weather-related, okay, nandyan pa rin yung reality ng pests and diseases. Okay? That's a given in the agricultural industry. Okay? So,
dahil sa may problema sa pest and diseases. Ganun din, lalo na ang ating mga magsasaka. So in answer to that, way back in 2013, PCA and PCIC, implemented the crop insurance program. And this supposedly was made to cover coconut farmers. Okay? So this early, sasabihin ko lang po na ang aming ginawang pag-aaral ay limited po sa mga coconut farmers. So, the PCIC is the agency that was tasked to oversee government funds intended for the farmers to better manage and face risks inherent in agriculture. So, sa pangalan pa lang po nila, sila yung in charge sa crop insurance. So, as PCIC is starting to grow and extend of its operations, of course, additional government funds is needed. Okay? So, bago po yung pag-ibigay sa kanila, kailangan muna nila magpakita ng ebidensya. Okay? Magpakita ng ebidensya that this is making a difference. Okay? So, this impact evaluation or evaluation study was commissioned. Okay? So, our objectives here is really to look at the overall impact of the crop insurance program implemented by PCIC on our coconut farmers. Specifically, tingnan din po yung implementation procedure, yung proseso na ginawa nila. Also, gather perceptions and feedback from farmer cooperative leaders and farmers themselves on the crop insurance program. And third, measure the farmers' willingness to pay for crop insurance. Okay? Kasi alam naman po natin na hindi naman pwede forever ang magbibigay na libre insurance ng ating gobyerno. Okay? So if we are going to streamline the culture of crop insurance into the industry, kailangan din po natin malaman ano ba yung willingness to pay nila. So what we did as part of the methodology ay mag-survey po ng coconut farmers specifically. And ang ginamit po namin ay mga listahan provided by PCIC because we had to ensure that we capture representation from those na insured at saka syempre yung mga hindi insured. Okay? So para po mas kumpleto yung aming pagkukuhanan. We also make use of the Registry of Coconut Farmers na ginawa ng PCA, Philippine Coconut Authority, as our source for sampling. Ginawa po namin, lahat po ng farmers na nakalista doon ay ginrupo according to treatment group at saka po yung kanilang farm site. Sa pag-assess kasi ng mga farmers natin, naiiba talaga yung concerns ng maliit lang ang lupa kung sa mas malalaki. Okay? So that's one idea. Kaya po namin siya ginamit as basis for grouping. Now, yung po isang sinasabing treatment group dyan, we differentiated farmers who were insured na naka-claim, farmers who are insured with no claims, at yung ikatatlo po, yun yung wala talagang insurance. Okay. So, ang tinarget po namin ay makakuha ng 250 paired samples of insured and uninsured farmers. So, ito po yung naging distribution na ang aming nakuha na sample farmers according to this two-way stratification. Okay? Ang pinakamilis ng oras mo, 10 minutes na yun.
may kapartner siya na walang insurance, whether with claim or without claim. Okay? Yan tulad, natutin na yung pindot ko. So, ang intended po namin talaga ay de-level up kami sa pinagamit ngayon sa Philippine Statistical System, which is making use of the tablets. Okay? So, in-implement po namin yung data collection tablets. Okay? However, meron po kami mga encounter na difficulties sa field. So, meron din po kami backup. Gumamit din po kami ng paper-based questionnaires. Okay? So, in the data collection, ito po yung mga initial findings namin kaagad. Okay? So, we did not realize that even in the verification process pa lang, marami na kami makukuha na insights. Okay? So, meron yung mga nasampol po, ibig sabihin, nakalista sila that do not actually own coconut farms. Okay? So, we had to feed this back to both PCA and PCIC kasi nga po dalawa yung pinag-galingan ng aming samples. Also, we realized hindi rin siya updated kasi meron ng sumakbilang buhay na nakalista pa rin po doon. Okay? Meron pong lumipat na at meron din mga farmers na ayaw magpa-interview. Okay? Of course, alam din naman natin yung problems na may accessibility talaga kadalasan ng ating mga farmer respondents. Okay? So, at any rate, pinilit po namin na makakuha pa rin ng replacements para makompleto yung target sample size. So, ito po yung naging distribution ng survey respondents. So, maganda na nandito tayo sa Quezon kasi 83% ng aming samples galing po sa Quezon. Noon nga pong ginagawa namin itong survey na to, ang mantra po namin ay amin ang Quezon. Kasi nalibot po namin lahat ng mga remote areas talaga. Okay? And 22% came from the province of Laguna. So kahit kung meron tayong mga coconut farmers sa Cavite, hindi din Batangas, these are towns po. Okay? I just want to mention that in Cavite, by the time that we did the survey, nag-ano na po sila, nag-cut down na sila ng coconut trees nila. Kasi, remember na coconut is a problem. So, yun po yung nag-inan nila. So, talagang naging concentration na namin ang Quezon. So, ito po yung ginamit namin treatments. So, for the results highlights, okay, so, ang profile po nila in terms of age, sir, ay nasa 51 overall. Okay? At across farm size and treatment groups, hindi po sila nagkakaiba. Okay? Across our groupings. Ang age range po nila, youngest was 19, oldest po ay 84. Okay? So, yung 19-year-old, medyo pwedeng sad mo kasi expected natin dapat nag-aaral siya, pero parang minana niya na po yung operations ng kanilang new guy. Okay? So, this would be the reported number of years of farming across groups. So, meron nga dito zero pa lang kasi bago pa lang niyang minana, yung new guy. At ang pinakamatagal po ay 25 years. Okay? So, doon pa lang may insight na tayo makukuha kasi kahit na ang edad ng farmer ay 51, pero yung operation niya as coconut farmer ay 25 years. So talagang ang nagiging mode of acquisition ay by inheritance or nakukuha nila yun as standing crop na. Okay? So bakit po ito sinasabi? Meron po implication doon sa findings later. Okay? So in terms of gender, okay, we are always tasked to present gender statistics. So predominantly male pa rin po
So it's a male-headed industry. Okay, ang ating coconut industry. Okay. So in terms of civil status, okay, although meron pong makikita differences ng distribution, okay, hindi naman po significant para masabi mo na meron siyang relasyon sa ating pag-avail ng crop insurance. However, okay, number-wise, it was revealed that among insured farmers, okay, it is 1.44 times more likely that they are married. So in terms of household size, nandyan pa rin tayo sa range ng 2 to 5. Kasi po, ang average household size ng mga Pilipino ay nasa 4.7. So for educational attainment, okay, comparing those with insurance and without insurance, ang gusto kong i-highlight dito, okay, notice, mas malaki po yung naka-reach ng at least high school level, okay, for among those with insurance kesa po dun sa without. Okay. So if you look at the relative slices of the pie. Okay. For the other highlights, only 15% of the farmers joined farmer organizations. Ang reason for this po is unlike the rice farmers, okay, lesser yung need, or at least I think perceived need of our coconut farmers to join organization. Kasi sabi na nila, wala namang masyadong pangailangan, okay, sa kanilang operations. Unlike the rice farmers na input intensive, and so they have to use the facility of the organization to gain access. Okay, to those inputs. Okay, so relating to insurance, okay, also striking to us is that farmers who are insured are 2.47 times more likely to be members of farmer organization than those who are not insured. Okay, actually, karamihan po talaga na cover sila because of the organization. Okay, so yun yung parang naging channel. Okay? Between farmers with claims and those without, those with claims are 1.2 times more likely to be members of organization. So, ngayon nakikita na natin na mayroong important role na pwede gampanan yung farmer organization if we are to mainstream crop insurance in this sector. So for dependency percentages and groups, kasi looking into yung profile ng mga households, wala din po makita ng significant difference across. So ibig sabihin, wala sa ano ng pamilya kung malaki, maliki, may anak, o wala yung kanilang pag-avail ng crop insurance. Okay? So for the problems encountered, okay, yung pinaka-masabi dyan ay yung adverse weather conditions followed by low market price ng kanilang produkto at yung high cost of farm inputs. Okay, so although much lesser degree than adverse weather conditions. Now, we also asked ano yung kanilang mga natural disasters at ang pinaka- commonly reported po ay typhoons followed by drought and pest infestation. Okay? So talagang yung bagyo ang sumisira sa kanila. Pero ang kagandahan din, okay, yung mga farmers na pag tinanong natin sila, ano po yung naging epekto ng bagyo. Okay? Ang sasagot pa rin nila ay wala namang gaano. Bakit? Kasi after a year, expected nila, mamumunga naman daw ulit. Okay? Kahit po dun sa pest infestation, may sakit, talaga daw miracle tree ang kanilang coconut. Kasi it manages to heal itself. Okay? So yun yung kanilang ano,
kanilang feedback. Now, of course, there are man-made disasters. At ito po ang pinakamalaking kalaban ng mga coconut farmers natin. Yung pagnanakaw. Okay? Kasi po, nagnanakawan pa sila. Okay? Nagnanakawan po sila. Nananakawan talaga sila ng kanilang mga crops. Okay? So, minsan from the tree, minsan pag naibaba na, okay, pag hindi po nabantayan, meron po tumalang po. So, yan po ang kanilang malaking problema. So, ito po mga problema po, sabi nga nila, syempre, kahit paano nakaka-apekto sa kanilang income. So, 80% nagsabi po na bumababa ang kanilang income because of these problems. Okay? So, going further, okay, 95% of the insured farmers did not pay any premium. So, doon pala nakikita na namin yung sasagot nila, okay, doon sa willingness to pay. Kasi po, libre yung kanilang initial payment of insurance. Okay? So, this for farmers who availed of the free insurance provided by the government. Okay? Surprisingly, meron din yung mga nagsabing farmers na hindi nila alam na sila ay insured. Okay? So, ito po yung interesting na pwede pa lang na-insure siya na hindi niya alam. Kasi po, yun pa lang matter of implementation in some remote areas ay nilista lang po. Okay? Nilista yung mga pangalan ng farmers. Okay? And so, lahat sila, I mean, this majority, about 78%, okay, talagang free government insurance yung kanila na avail. Okay? So, 18% of the farmers believe that it was the local government unit who provided the free insurance. Okay? So, ibig sabihin, alam nila na galing sa gobyerno, pero ang pogi ay yung local government. Okay? Yung local government po yung kanilang na-associate. Now, this is an issue because remember, it's the PCIC that is supposed to be implementing this. So, doon pala makikita na natin yung disconnect. Okay? So, meron ng disconnect na hindi sila fully aware, okay, of what the whole crop insurance program is all about. Okay? So, when we ask them, yung mga hindi po nag-insure or hindi nagpa-insure, what were their top reasons for not availing of insurance? So, yung una, lack of capacity to pay the premium. Okay? So, 70% po nagsabi na agad na hindi nila kayang bayaran yung premium. Second was mentioned by 58% of the respondents, sabi naman nila, hindi daw nila alam paano ba mag-avail of crop insurance. Okay, so ano yung proseso? And third, top answer was, they are unaware that crop insurance even exists. So dyan pa lang, alam na natin kung anong dapat gawin, what's our next step. So it's really the awareness that is the root of the problem. So, from among those who avail of insurance, ito naman yung mga nag-insure, hindi pa rin po tayo on good footing in the sense that hindi naman regular yung kanilang payment. So, pwede this year naka-insure sila, pwede the year after, hindi. Okay? So, hindi pa rin po siya talaga sabihin natin naka-streamline sa kanila operations. Okay? So, ang karaniwang rason daw nila, they did not reach the deadline for filing, they don't have enough money to pay the premium, okay, yung 49%, kasi meron din po kasi mga crop insurance that they were made to pay some amount. So, nagbabary din po yung ano yung report nila, meron ang
his farming activities. Okay? So, medyo isang issue yan, especially among those who were listed as had insurance and had claims. Tapos meron din po kami na interview na had claims, pero hindi niya natanggap yung claim. Okay? So, hindi po na-receive yung demo. Okay? So, pamaya ko may mention yung kwento ng bakit hindi. Okay? Now, for those who didn't get to receive their indemnity claims, importante kung makita natin yung kanilang actual usage. Okay? Saan ginagamit yung indemnity? Kasi ang objective po ng insurance, kaya po kayo binibigyan ng crop insurance, yung mga farmers, para kapag nakakuha ka ng claim, gagamitin mo yung pera mo para mag-start ulit, okay? Or i-recover mo yung business farming. But as we can see here, using yung reports nila kung saan ginamit at magkano ang ginamit. Okay? Ang pinakamalaking expense item po nila ay nandun pa rin naman sa farm production inputs, pero very close second yung paggamit to buy food for the family. Okay? At third place po ang medical needs. Okay? So, may input ito ngayon dun sa isang iniisip po ng PCIC. I think na proposal nila man ano, na to include coverage na not just the crop but also yung coverage ng family. Okay? Dun sa kanilang insurance package. Okay? Pero marami pa yung pagdadaan. Okay? Kasi meron siyang cost implications. Okay? So, kakailanin ba ng PCIC ever to support such coverage? Okay? So, dito pa rin natin nakikita na pagdating sa insurance, okay, nauuna pa rin sa ating mga farmers yung kanilang pamilya at saka yung maintenance talaga rin po ng kanilang health. Okay? So, we also did some modeling. Ito naman po ay para lang malaman namin for better targeting sana. Sir, ano yung makakapag-predict ng kagustuhan nilang magbayad for crop insurance? And out of the so many variables na tinignan po namin, ang nakita lang namin na pwedeng mag-predict ay yung involvement in farmers organization. Na ito naman po kasi talaga kapag nasa isang organisasyon ka, okay, minsan bago ka makaloan, kailangan insured ka. Okay? So, as a requirement. So, I guess that explains why, okay, this is the highlight of the findings. Okay? So, para lang po makompleto natin yan, this will be our insights and recommendations. Una, increase visibility of PCIC by opening more offices spread out all over Calabarzon. So yun yung sinabi kong farmer na nag-report na hindi niya kinuha ang kanyang indemnity. It was because he was from Quezon, a very remote area in Quezon, na ang kanyang kumuhatan ng indemnity ay nasa Kalumba. Okay? So yung cost ng indemnity niya is 1,500 pesos. Eh, yung pamasahe po niya ang tangahon ng gugulin niya papunta doon sa opisina ay too much. Okay? So, yan. So, we also recommend sustained efforts to inform, educate, and communicate to the farmers the advantages and benefits of insurance programs. Kasi nga po yun yung sinabi nila. Hindi nila nakikita yung advantage ng mga insurance. And as was gathered, the farmers are not willing to pay any amount of premium. Okay? So this poses a challenge for the insurance provider to come up with more attractive packages. So I guess if they do include coverage of the family, that would be one, okay, way para ma-justify yung payment of the premium. Okay? So insurance products that incorporate modern technology like weather-based indices can be more attractive, especially to avoid
yung assessment ng kanilang indemnity is done by an assessor. So, kung ano lang yung tingin ng assessor, yun lang yung i-award sa kanila. Diba? So, kaya meron kami ganitong suggestion. Okay? And lastly, multi-peril insurance packages can also be introduced to cover damage caused by biotic and abiotic stresses. Kasi yung sinasabi natin na kapag meron pest diseases, okay, at hindi lang dahil lang sa pagbiyo at saka sa tagbiyo. Okay? So, yun lang po. Thank you. Is a
cum laude graduate of Bachelor of Science in Statistics and a Master of Arts degree in Economics from the University of the Philippines. Parang gusto na ito yun. At continuo, and has a Doctor of Philosophy degree in Economics from the University of Pennsylvania. So ladies and gentlemen, again, the President of the Philippine Institute for Development Studies, Dr. Celia and Reyes. Thank you.
ito yung mahirap ng 2003. Meron na natiging mahirap. At ito yung mahirap pa din ng 2009. Ito yung tinatawag namin chronic poor or consistently poor all throughout. So, ito yung dahil siguro walang assets, hindi na mapag-aral, walang opportunities na mapag-trabaho. Ito yung palagi silang nandun sa baba. Pero ang mapapansin mo natin, siguro dapat, ito naman yung never poor. Hindi sila naging mahirap. So all throughout this time, never poor. But ang ito kung nasa gitna na to, yan po yung matatawag natin sometimes poor. Pero yung year na nagiging mahirap sila. And ang implication po nun sa amin, yung mga nagre-research, ang implication nun ay kung adequate po yung ating social protection programs, pwede po natin silang matulungan na hindi maging poor. So yun yung implication. So if there are policies or programs that can be implemented so that we can help them from falling into poverty or being able to recover more quickly from poverty. Makikita po dito na mas konti na lang talaga yung ating magiging mahirap. So yun po yung motivation namin for looking at crop insurance, because we're looking at crop insurance as a risk management tool. Na kung binagyuman po at nasira yung pananim, if you have crop insurance, meron po kayong makukuhang pera para pambili uli ng inputs for the next cropping season. Makakapagtanim uli at hindi po masyado maapektuhan yung pamilya. And so, you will avoid that family from falling into poverty. So, yun po yung ating motivation. And this just summarizes that information and highlights that if you look at all households, ito yung 23.4% ng lahat ng households ay poor, only 11.1% non are chronically or consistently poor all throughout, at 12.3% ay yan yung matatawag natin transient poor or poor sometimes. And so, if there are enough policies that can assist this, baka ito lang po yung dapat nating problema, 11.1% instead of 23.4%. And if you look at agricultural households, dahil alam naman natin na mas vulnerable sila to shocks, makikita natin na if you look at all the households, 23.4% can be considered as poor. Sa agricultural households, so doble, 47% ng households sa agriculture ay matatawag na mahirap. At halos or a little bit more than half ay matatawag na chronic poor or consistently poor all throughout. At yung kalahati naman ay yung sometimes poor. So yan po yung ating motivation for looking at this particular issue. Paano ba natin mababawasan yung transient poor? And so we're looking at agricultural insurance as an effective risk management tool that can significantly reduce poverty among agricultural households. So pag tinignan po natin yung role ng agricultural insurance, makikita po natin na may farm inputs po tayo that could lead to production. Pero dahil po may mga calamities, may mga other risks such as pests and diseases, pwede po ma-affect yung output natin and therefore ma-affect po yung income. So pwede po bumaba yung income. At depende po sa gano'ng kalaki yung effect sa income, pwede po maging poor yung ating agricultural household. So yung ating risk management po na tinitingnan for this particular study is the agricultural insurance. How this can actually help ensure that the farm household has enough income to meet its basic needs. So, siguro bigyan ko lang kayo ng brief overview of the agricultural insurance program, although binanggit na ko ni Roselle kanina some of the basic features. Ang agency po na in-charge dito ay ang Philippine Crop Insurance Corporation, na ang principal mandate niya po ay to
kasi dito pala halos araw-araw yung regular. At ang offer po ng PCIC ay both crop and non-crop insurance. So ito po yung crop insurance is actually government's response to improve the old agricultural guarantee fund. Dati po kasi, malaking problema na yun kung pag-unutang po yung farmer hindi nakakabayan. So as a result of that, ayaw mong magpa-utak sa farmers. So meron po ng pinawang guarantee fund na kung hindi makabayan yung farmers, tutulungan po ng government yung lender. Pero nandun pa din po yung utang ng farmer. Kaya ginumahan yung crop insurance, mas pabor po ito sa farmer kasi kung may insurance po yung farmer at pinamahan po siya ng bagyo at nasirain pa yung pananim, makakakuha po siya ng kabayaran, mababayaran niya yung utangan niya, and therefore, nawawala po yung liability ng farmer. Kasi sa agriculture, sa guarantee fund, natutulungan yung lender, pero nandun pa rin yung utang ng farmer. So crop insurance was in a way better than the guarantee fund. Kasi nawawala po yung pagkakautang ng farmer just in case ma-damage yung kanyang crops. So what are the benefits of crop insurance to farmers? It helps farmers manage risk, provides farmers funds to cover production costs for the next season. So kung papagliman mo siya, kabayaran dun sa nasira ng pananim niya ay magagamit yung pang-bili-bili ng seeds and fertilizer, so pwede hindi siya magtanim. At makita mo, pinakita niya yung percentage niya na actually ginagamit din yung pera to finance household expenditures after a shock. At yung pinaliwanag ko nga ako, it's better than an agricultural guarantee fund kasi natatanggap na extinguish yung liability ng farmer. So, bigyan ko lang muna example. Actually, yung crop insurance dito sa akin ay matatawag na production cost insurance kasi ang pinocover lang niya ay yung production, cost of production inputs. So, meron po na-estimate na by how much does it cost to plant. What is the cost of production for 1 hectare planted to rice, planted to corn? So, yun po yung nagiging basehan ng PCIC for determining yung kanyang premiums. So, ang pag-alitin po, dahil kung ating cropping season ay nagbabari, yung coverage ng ating insurance ay per cropping or planting season. Makikita po dito na there has been a bias towards rice and corn. Pag tinignan po natin yung share to total premium collections, almost 90% actually goes to, or is actually obtained from rice and corn. And this is, the bias towards rice and corn reflects actually the bias of the Department of Agriculture, the agricultural sector towards rice and corn. Pero ngayon, we're hoping that shift yan towards more high-value crops and even non-crop. Kasi covered din mo ang livestock and poultry. Although marami yung hindi nakakaalam na ino-offer din niya ng PCIC. And then in terms of share to total claim payments, 95% actually goes to rice and corn. Ang nangyayari po ngayon, pagka umuutang yung farmer, requirement po, especially for government institutions, requirement po yung crop insurance. So ang nangyayari is, for a borrowing farmer, yung premium mo, kasi di ba pagka papa-insure ng babayan ng premium, pagka nanghihirap po yung farmer, what happens is that the farmer, for instance, in the case of, if you look at the low, is low-risk classification, ang farmer magbabayad ng 1.46% insurance cover. Yung lending institution may 2%. So pagka uutang ko, may share yung lending institution dun sa premium. Kasi parang insurance din dun sa lender yun eh. Dahil pagka nasira yung pananim ng farmer, may first claim yung ating lending institution. So may share siya dun sa premium. Compare po natin sa self-finance farmer, yung hindi po na umutang, ang magbabayad ng premium ay yung farmer. 3.46% at saka
share to government. So yung ina-offer po ng Philippine Crop Insurance Corporation in its regular program, may subsidy na po ina-offer ng government doon, which means the farmer does not really pay the full premium kung hindi sinig-share po ang government for that. Yun po yung kanyang mga special programs po. And so what this shows actually, makikita po, ito yung premium subsidy na binibigay ng PCIC coming from funds from the government. Ito po itong light, hindi ko alam kung napapansin nyo, medyo light brown. Yan po yung regular program ng PCIC. But very recently na po, because of the interest in terms of helping the farmers, nilakihan po yung budget for the special program. So makikita po na in before 2013, ang subsidy po for this crop insurance program was just 186 million pesos. Pero makikita po ng 2013, over a little over 1 million, makikita po in 2017, 2.5 billion. May sabi ko 1 billion dito. And then 2.5 billion in 2017. And then in 2018, 3.5 billion ang subsidy ko for free crop insurance. Kaya, sino po ba ang may alam na may free crop insurance program ng government? Sino po yung hindi nakakaalam, hindi aware? So, meron pa din mo kasi hindi nga po ang PCIC po ay wala talagang pinag-inga kanina. May regional offices pero wala akong provincial offices ng PCIC. So, medyo maliit po siya organization and in terms of reach, medyo konti po siya. Although, it tries to utilize yung ating municipal ating mouse, municipal agriculture race to increase awareness about the program. So ito po yung mga special programs, hindi ko na po isa-isahin. But yung pinakahuli po, and I think which you are familiar with, yung registry system for basic sectors in agriculture. This was initiated by PBM in 2014 para po ma-identify, magkaroon ng listahan who are farmers, fisherfolks, para po pag may gustong ibigay ng programa, meron pong listahan na ang gobyerno. And so that has been the basis for identifying beneficiaries for this program. Makikita po natin siguro dito, gusto kong i-highlight, sa special programs ng PCIC, 11,000 beneficiaries nito, DAR-ART, para po sa mga agrarian farm beneficiaries. Sikat sa 10,000, yung itong ang registry system RSPSA, 392,000, and then in 2016, under the same RSPSA program, 651,000 ang beneficiaries. Siguro ang sasabihin nyo ay ang laki ng bilis ng pag-increase. Pero pag kinumpare nyo po, ilan po ba ang farmers sa Pilipinas? Ilan po ba? Estimate ay around, sabi ng RSPSA, around 10 million. So kung 10 million po, lahat ng farmers and fisher folks, eh maliit po itong 651,000. So hindi po, kahit na napakalaki ng increase from 11,000 to 651,000, hindi pa rin po nakukover lahat ng ito po yung process of securing agri-insurance. Hindi ko na po isa-isahin, pero siguro gusto ko lang i-highlight na ito siguro yung isang area na pwede pang mapadali na kailangan mag-submit ng requirements. May pinipila pa na form at tuminsan po yung mga farmers, hindi mo sila nahihirapan mo sila doon. Kaya kung tumutulong ko ay yung mga taga municipal agriculturist, municipal agriculturist, sabi ni Ma'am, kami na naman. Pero, marami yung
awareness. People who lahat ng ating farmers are aware that there is such a crop insurance program and that there is free crop insurance that's available to our farmers. Low penetration rate, konti lang po yung farmers na nakukover either from the free insurance or yung mga nagpabayad. Kasi pwede din magbayad yung mga lalo na yung mga bigger farms or yung ating big livestock growers, pwede po sila magbayad. Limited coverage of special programs that we pinakita ko sa inyo, although yung target for 2018 is to cover 2 million farmers. And then, insurance cover, sabi ko nga nung kanina, ang ating crop insurance ay tinatry na i-cover yung production cost. Para kung madamage po hindi yung crops, meron pang kapital pang-manipulay sa next season. But the strategy of the government is that since we have very limited funds at gusto natin mas maraming patulungan, instead na ibibigay yung full insurance cover that's necessary to cover the cost of production. Kumbaga sa palay ay 40,000 lakak ang insurance cover. Ang ginagawa ng PCIC ay bababaan yung insurance cover para mas maraming patulungan ng farmers. So kung 40,000 dapat yung insurance cover for rice per hectare, ang i-offer ng ibang kuminsan ay 20,000 lang para dalawang farmer na makover instead na isa. O kuminsan naman ay 10,000 na mag-ibigay ng insurance cover para apat yung makover. But ang implication po nun ay pagka tinamaan po yung farmer ng bagyo at nasira na yung kanyang panalig, makukuha man niya niya yung 10,000, hindi po sapat yun para makapagtalik siya for the next season. And then, meron po tayong issues about, yung nasabi ko bias stress and corn. Hindi po masyado nai-insure yung ating mga nagtatanim ng vegetables, yung mga nag-aalaga ng baboy. And then, term insurance package, nag-offer na po siya for life insurance pero and accident insurance, pero sa tingin namin ay meron namang ibang nasa private sector who's offering this, baka pwede kong mag-limit na lang ang PCIC sa crop and non-crop agricultural insurance. And then medyo matagal din po yung processing time, especially kapag ka talaga malaking kalamity like Yolanda. So it took them dapat 15 to 20 days na, pero minsan pagka malaki lang siya, it took them, may napuntahan ko kami na halilawan na hindi pa sila na makakakulenta. And then, indemnity payments na kineto nga ako, kung one file yung makukuha at pagbiyahin ka pa ng masyado malayo, eh baka hindi mo nakuhanan. So, given that, ang isang issue na gusto namin i-highlight is yung sino ba yung, since hindi enough yung pera, sino ba yung dapat bigyan ng free crop insurance. So, hindi naman siguro lahat dapat ay libre, hindi ba may capacity to pay. So, dapat ay target ay yung poorest farmers. In principle, yun po yung gusto natin. At ito nga po, as I mentioned, the estimate is that there are about 10.9 million farmers and fisherfolk in 2017. So kahit po makover ang 2 million, that means only about 20% of the farmers will be covered. Skip ko na po yan. Anyway, share naman po namin sa inyo yung PowerPoint. I-mention ko lang muna nung una, yung makakatanggap ng dapat ng subsidy ng government ay yung may total na holding na 7 hectares and below. Noong 2015 po, maximum sinuggest po namin napakalaki po yung 7 hectares and below. Kasi yung land report, ano po ba yung average farm size natin ngayon? 1.2-1.4 hectares lang po on the average. So ang mga may-ari kung ito ay masyado ng so, nililuso to 3 hectares per farmer. At ngayon po ay pinaprioritize na yung 3 hectares and below.
2017, pinaprioritize ko, first priority ay farmers in an area of 1.5 hectares and below. Second priority, meron 1.5 hectares to 2 hectares. Third priority ay 2 hectares to 3 hectares. At fourth ay mahigit sa 3 hectares. Pero ang ibibigay lang ng subsidy ay up to 3 hectares. Pag gusto ng farmer, insure pa rin hindi yan 3 hectares. Sila na po yung magbabaro. So, meron, pwede naman, may option mo na magbayad ng sarili mga gusto ko pa insure. And then, ito lang, LGU partnership, so just have to cover this. Bakit po namin hina-highlight ito? Kasi nga po, hindi adequate yung funding ng government. So, ano yung opportunity ko? Yung LGUs are always on the lookout for programs to help their farmers. So, this is one program that the LGUs can do para matulungan yung kanilang mga farmers. So, I'm just presenting here some examples that show different modalities. So, meron po sa Isabela, ang pinagawa po sa Isabela ay, ito po yung mga partnerships on the Agricultural Insurance Program. Ibig sabihin, they work with PCIC providing free crop insurance to the farmers. Meron po sa Quezon, so, meron po ba sa inyo nagbibigay ng free crop insurance? At tupad po pa kayo? Yaw. Yaw, nagbibigay din po kayo. So, kailangan po namin i-update ito. So, ito po yung allocation ng funds by the LGUs. Makikita po na iba-iba. Iba siguro nag-uumpisa pa lang. Yung Cebu, Isabela, medyo province-wide, Palawan. So, mas malaki po yung funds na yung offer nila. In the case of Isabela po, nagbibigay sila ng full subsidy, particularly for rice and corn. Sa Cebu naman po, free subsidy, free insurance din siya. Meron siyang inallocate na 8 million para po dito sa program na to. Yung Negros First Universal Crop Insurance naman, 500 lang po yung binibigay niya. Tapos yung the rest will have to be borne by the farmer. At yung Davao naman, Davao del Norte naman po, ang binibigay niya ay 50% ang share ng 50% share on sa insurance premium. So, hindi po lahatan. So, 25% ang binibigay ng provincial government. So, so marami yung modalities and I think we have yeah, siguro mamaya akong magandang marinig kung ano po yung modality kung libre mo lahat o 50% lang ba yung subsidy o minsan po ay pautang lang ng LGU dun sa farmer at pagka po nakakulekta na siya ay kailangan ibalik naman sa LGU kung ano yung ibinaya ng LGU. At lugban, yung tagalugban po ba? Pero po bang program? Tuloy pa rin po ba yung inyong insurance? Siguro mamaya ako maririnig namin sa inyo kung tuloy pa. And so in conclusion, crop insurance improves farmers' welfare as measured by their farm income at yung indemnity payments and values mainly to pay for farm production inputs pero yung dami din po pang food consumption. Pero kailangan po siguro some improvements in the design and implementation para po mas ma-maximize natin yung benefits from it. And moving forward, nakikita po namin na yung partnerships with more LGUs is one way of expanding the coverage of the program. Hindi po kakayanin at this time ng national government to provide free insurance to everyone. And so, partnerships with LGUs would actually be very useful. Isa pa kong tinitingnan ngayon ay itong yield-based insurance kasi po yung halimbawa sa coconut, hindi naman sabi nga, anong birang yung triba, hindi naman siya bumabagsak palagi. Pero pwede mo madamage yung yield niya. So baka dapat tingnan yung yield-based insurance. And whether yung next-based insurance, then ito yung mahirap kasi
automatic na ng pagkaulan ng ganito kadami, automatic na yung pagbayad. So yun yung isang kinoconsider, pinapilot. Ang problema po dyan, konti lang po yung stations ng PAGASA. So they would have to rely on, for instance, LGUs pa yung mag-maintain ng rain gauges. So you could have a weather index-based insurance. And isa pa rin yung titignan, pwede bang encourage natin yung private sector to enter the provision of insurance, crop insurance, and PCIC can be the insurer for this insurance companies. So yun po yung aming, but we're really looking, I think we need the partnership with FGUs to be able to expand the crop insurance program. Salamat po. I think a lot of our farmers and representatives from the MAPSIS will have questions later regarding crop insurance. Okay, so okay pa po tayo? Okay, so we still have one last but not the least paper to present. Ang purpose po nito is the project leader of the Mayamang Lupa Program for Aid, Sariaya, Quezon. Ayaw po niyang ipakilala siya bilang Vice President for Planning, Research, Extension, Production, and Development ng SLSU. So, huwag ko daw po siya ipakilala ng gano'n. So, so, to present the soil health approach in boosting regenerative agriculture in Sariaya, Quezon, let's all welcome Dr. Gondelina A. Radovan. So ano po yung dahil na ating ginawang pilot testing ng yaman lupa? So
to optimize the productivity of upland and lowland rainfed areas. If possible, to increase the average productivity and profitability of selected crops by 20%. Then to evaluate the best soil, water, nutrient, and crop management options. To develop and pilot test farmer-friendly ICT-enabled innovative extension and delivery system, and to build the capacity of different stakeholders, including our students here, in increasing agricultural productivity. So, what we did is we conduct a diagnostic soil sampling in the 10,000 area assigned to us by the funding agency, AR, but we also conduct PRA, or participatory rural appraisal, to determine the available resources in the area and the social, cultural, and economic status of farmers. So for the first year, we have covered around 3,000 hectares, second year, 5,000, then last year, 2,000. So yung nakikita nyo po sa mapa na may mga kulay, yun po yung site ng aming project. At ang kagandahan po ng Sariaya, lahat po halos ng agro-ecosols ay well represented sa area. So ito po yung mga documentation na ginawa namin soil sampling analysis at later in the lab. So tinawag po namin itong diagnostic soil sampling because according to Bureau of Soils and Water Management, a healthy soil is the key to food security. So we also conduct farmers orientation to around 1,720 farmers that are actually farming in the identified area. Then we have selected 75 farmer cooperators, and we have put up also the same number of techno-dent farms. So inorient po namin sila doon sa kahalagahan ng paggamit ng soil health card. So yung buong soil health card na hawak dito ng mga farmers sa recognition, siguro po yung first time, ano po, sa Pilipinas, nag-issue po ng ganyang klase ng health card para sa lupa. Sa mga partners po dito, kayo po siguro may field health card, ano po, pero wala pong health card ang inyong mga lupa sinasaka, ito ba? So, mahalaga po yung soil health. Sabi ko kanina, it is the key to food security. Ano po? Yan ginawa namin, diagnostic soil sampling, although the methodology is stratified. Ano po? So, pinulungan po kami ng siyentista mula sa Iglesia at sa India dahil ito pong teknolohiya ito na tinawag nila po Chitana, yung po yung Indian word at maaaring sounds unfamiliar po sa karamihan sa atin. Kaya po pinago po. Ang ibig sabihin po na Chitana is soil rejuvenation, soil rehabilitation. Sa Tagalog po ay pagpapanaliwa ng lupa. Para din po sa tao, pag sobrang stress, gusto natin mag-relax, pumunta sa salon, magpa-spa, manood ng sine, di po ba? Makapag yung lupa yung nakakapagsalita, ay magsasabi din po sa inyo, pagod na ako, pahinga naman, di po ba? So, yan po ang ating ginawa at individually nagbigay tayo ng kopya sa ating mga magsasaka. So, sample po yan, nilalaman ang kanilang soil health card. Kasama po pakititrato ng farmers, hindi pwede makipagpalit. Ano po? Very specific. Para po pakigay ng pa-medical, ng pa-laboratory, ay hindi pwede resulta ng ibang pasyente ay bibigay sa inyo. Ay po ba? Dapat yung sa nanggaling mismo sa inyong lupa. Tama po ba? Okay po. So, sample po yan. Ito po yung mapa na ginawa ng kasama ko. Si Emma po, by the way, ang ating masipag na research assistant. Siya po ang gumawa niya. So, ano po ang nilalaman ng mapa? Doon po sa una, ang nanarap po ninyo yung pagkakaiba ng kulay, makikita po natin yung kulay na malingkad na pula. Ano po? Na nagsasabing kulang siya sa nitrogen. Bakit kulang sa nitrogen? Matagal ng panahon na si tatay ay tanim ng tanim, hindi pinag
puso ay 10 to 15%. So mayroon pong bumababa sa normal value. Para kung pag kayo'y nagpa-test ng sugar ninyo, pag lumampas ng 11, yung mga member ng media, mga media diabetes, ano po? Sasabihin na ng doktor o yun na, yung maintenance. Ganun din po ang ibig sabihin ng mabang yan. Ano po? Pag nakikita natin na kumukulang kayo organic matter, dapat balikan na natin siya. Bigyan natin siya ng kinakailangan organic material. Doon po naman sa pangatlo, ito po naman yung soil pH, kung saan sinusuri natin kung yung lupa ay maasim, maalat, kaya kung maalat na lupa, meron po yung nasa dagat. Ano po? So hindi rin po yun bagay sa mga halaman. Hindi gagandaan po po ng ating mga halaman. So kapag po ang lupa ay acidic, may mga sustansya po na nagkukulang at mayroon din namang tumataas ang level. Kagaya po ng iron. Kapag acidic po ang lupa, mataas po ang iron content. Ano po? Next. So, para po mapataas ang kanilangan niya, kita, ito po yung ginawa namin. Ano po? Nabanggit ko na po ako dito kanina. Next na po. So, ang aming po team ay nagsuri ng mga posibleng intervention. So, marami po kami mga pinamilihan batay po sa pagsusuri ng kalagayan ng kanilang lupa, batay sa konsultasyon, at batay rin po sa karanasan ng aming mga kasamahan na bumisita po sa itinsag sa India. Isa po sa erang sa mapalad na aming tanang India. Ano po? So, nakita nila kung paano ginagawa doon yung kuchitana. At dito rin po, sa kahit yung agriculture, meron po kaming pag-aaral na ginagawa sa bata. Pinagsorbing po namin sila, alamin sa mga magsasaka, kung ano yung mga practices na nagdadaling na palay at kadalasan nilang ina-adapt. Nangunguna po sa sampo ay paglalagay ng abono. Huling-huling gusto gawin ng magsasakay, yung pagpapasuri ng lupa. So, naglalagay ng abono, hindi pinapasuri yung lupa. Ano po may ibig sabihin nun? Para po kayong pasyente ng self-medication. Umupunta kayo sa butika, gabi ng gabon, hindi alam po ang inyong sakit. Ano po? So, yun po ang nakita namin sa study ng aming faculty at student. Ayaw daw nilang magpasuri ng lupa, wala silang pera, malayo ang source lab, hindi rin naman nila maintindihan kung ano yung sinasabi sa recommendation. Pero, pamunuhin, naglalagay sila ng abono, naglalagay ng mga pesasidyo, hindi nila lang itong kulang o lapis yung ilalagay nila. Basta po sila yung naglalagay. At nung po nag-interview kami sa farmer, isa namin na po na, wala pa po kami pinapayo, hindi pa kami nag-i-issue ng soil health card. Simula siya ay nasasaka, ganun na karami ang nilalagay ng urea at complete fertilizer. Nung lumabas po yung soil health card, ang nais na agad namin payo, bawasan ang abono ilalagay. So, bawasan ng dalawang bag o sako. Yung sa dalawang sako, abono na nabawas, halos 2,000 na po agad ang kanyang malinis na dagdag na kita. Di po ba? Kabawasan sa gastos, mapupunta yun ay sa kita. So, wala pa po kami ibang pinagagawa. Simple-simple na. Bawasan ang ilalagay na abono. Nagkaroon din po kami ng pagpapayo na gumamit ng drum seeder at bawasan ang seeding rate. Kasi sobra-sobra naman ang ginagamit na pananim. Ano po? So, marami pa po yan. At ang pinakamaganda po sa aming karanasan, yung paggamit po ng bio-N o bio-fertilizer. So, ito po mga teknolohiya ni Koy available. Nagawa na po, natest na po ito ng UPLB, ng Biotech, ng BPI, Pillrise. So, halos lahat po ito ay more or less na i-relay na rin ng mga technician sa aming mga magsasaka. Ano po? Atin lang po silang nire-represent sa mga available practices or technology. Sa paggamit po ng Bio-N, 5 pakete na 60 pesos ang halaga lang po ito. Katapat ng isang katapat ng dalawang bag ng urea na 700 pesos ang isa, 1,400. So, malinis
ba ang level ng tubig sa kanilang lupa. So medyo in-improvise lang po natin, sinunod po natin yung payo ng PILRISE na pagdating ng observation well, at pwede naman yung pataliman ng palay, isang may patubig, isang ay pwede namin magdala. Kaya ang tawag natin ay alternate wetting and drying. Doon naman po sa mga gulay, tayo po ay nagbigay pansin ay sa pagdating ng mycorrhiza. Ano po? So, ito po ay nakatulong din na malaki sa kanilang mga halaman. Next. So, hinihingi po namin ang tulong na ang mga estudyante para ma-evaluate po yung pagdami ng mga micronutrient ng mga varieties suited for rainfed areas and other interventions. Next. So, ayan po, comply po sa requirement ng aming mga bata na graduate at may thesis sila po. Then, one innovation that we have introduced is harnessing the social media. Nag-create po kami ng Facebook page kung saan nilalagay ang mga ginagawa ng project team, ang mga lecture na binibigay ng mga trainers, at marami po sa aking mga women partners na po yung nakikita po madalas nag-upload din, nagla-like, nagko-comment. So, to say, hindi pa po kami nagpa-viral. Baka pwede po bang isahin mo yung aming Facebook page para naman po mag-increase ang aming visitors. Ano po? Paki-add na lang po sa inyong mga Facebook page. At ito po ay ginamit namin sa web page ng university. Ano po? Then, maswerte po kami dahil ang provincia po ay may partnership with one provider of portable weather station. So, yung isang pong barangay, meron pong pinigay sa kanila na para lang po antena ng TV, yan po, nasa tabi ng bahay. Then, they submitted their cell phone number to the OPA, kay Aris. At si Aris po, yung staff ng OPA, nagbabatol ng mga weather advisory. So, nasa layman's term po, yung advisory, Tagalog po, ano po? Nandun po sinasabi kung ano magiging kalagayan ng panahon para maiayos po na magsasakay ng kanilang mga gawain. Pwede hindi sila magpilad ng kanilang mais at pakaulanin. So, nakatulong po sa ganun pong maraan yung partnership namin with OPA. Then, we have also coordinated with one of our faculty in the College of Industrial Technology. Ay, isa pong estudyante, I think, kumarabili kong kumulaude. Siya po ang nag-develop nitong decision support system platform, online soil analysis based fertilizer recommendation. Ito po yung nakabatay sa ating soil health card. Hindi po dun sa karang yung mga ginagawa ng ating mga provincial or regional soil sila. So, ibigay po namin yung information. Although, ang palagay lang po dito ay mga synthetic fertilizers and selected crops. Ano po? So, later on, pwede pa po itong i-enhance para mailagay natin yung analysis naman ng mga organic fertilizer. Medyo lang po ito matrabaho. Ano po? So, later on po, we will try to disseminate this to other possible users. Then, we also enhance the 6 systems delivery. Dahil ang isa pong feedback sa amin ng partners kung bakit hindi sila gumagamit ng rainfed variety, hindi nila alam kung saan kukuha, kung sino ang supplier. So, we have tapped some supplier of this needed input. Although, part of the project, yung pagbibigay namin sa kanila. Ano po? So, yun po kung sumang-ayon ng maging partners cooperator, sila po yung bigyan namin na suporta in terms of inputs. So, this is our accomplishment for capacity building and awareness campaign. So, hindi lang po yung mga partners, kahit po yung mga project team. Next. So, ito po yung mga picture lang ng aming mga trainings, workshops, seminar. So, even computer skills training is included kasi gusto namin maging IT literate ang ating mga partner. At involve din namin kahit yung kanilang mga anak kasi sila yung mga techie. Ano po? Minsan yung mga nanay siya nasasabi sa anak, paki-upload mo nga itong picture ko, hindi ako marunong. So, training na rin po, paki-alam, kasama. At selected cooperator po, binigyan namin ng tablet, tatlo po yun. Pero dahil
halimbawa po tapos yung project, yung way property pa rin project, ano po, pinahiram na para po gamitin nyo lang pang document ng pest occurrence kasi mahalaga po yung picture. Then kapag may iba po na po ng partners amin, iba pa po naman namin sa Los Banos, sa National Crop Protection and Research Center. At sila po yung bumababa sa field at nagsusuriin mo peste. So, ilan po yung training namin sa tomato processing. So, bakit po medyo nabigyan pa po yung tomato? Kasi po, nakita namin sa report na may mga partner na medyo maaari kumita ang kita kapag nagdaminan ang supply ng kamatis sa Manalo. So, yun po yung kamatis ay highly perishable. So, part of value added activity po yung pagbibigay sa kanila ng kasarian o skills para po hindi naman sila malugi sa pagpaparami ng kamatis. Ano po? So, marami na po na-train ng mga women farmer on value added activities, tomato processing. Yan po, exposure rates ng project team, yan po ay dahil tumitingin pa, nagbe-benchmark pa rin kami sa yung po yung pagbisita namin sa IRR, sa iba ang tawag ay 11RR sa linya na, kasi meron po silang mga model to ng mga practices to adapt to ongoing climate change. And yung farmer's field school, continuously ginagawa po, at pagdating po ng market time, nagpapunan po kami ng farmer's field day. So, meron din po kami market engaging activity. So, we have coordinated this with the College of Business Administration. But, of course, still in partnership with OMAN. Next. So yung, ito po yung part din ng aming objective na kami makadevelop ng mga promotional material. So we have already started and we have even translated or made this available in two languages, English and Filipino, para po lubos na maunawaan ang ating mga nagsasaka. Yes. Yes, dito tayo sa ating results. Ito po ay build demonstration results. So, ayan po ang mas mahalaga. Para po sa mga nagsasaka, kung hindi kapag pansinin yung mga values, tingnan nyo na lang po ay yung taas ng graph. Ito po. Yung yellow po yung practices na ginagawa ng magsasaka, yung green naman yung ginawa po ng project team. Mapapansin po ninyo na may pagkakaya sa ng sukat, mas matataas po yung kulay green. Ano po? Yun po yung ginawa ng project team na nagsasaan na mas tumataas ang kita sa pagpapalayan kung susundin ang aming mga inapayo. So, pareho po yung result sa wet and dry season. Medyo maliit lang po ang increase na kikita natin sa rice dahil sa maraming kalalinanan. Unang-una na kailangan talaga ng tubig ang paray kaya ito ay Rainfed area. Pangalawa, yung political crop na sa mga pampanahon na saturate na siya ng mga interventions or technologies at mayroon po pag-aaral na ginawa ang pure rice na nandun na daw sa plato. Ano po? So, ganun po. Pero paliktarad po yan sa mga vegetable. Ano po ang sinasabi ng ating crop pagdating sa mga vegetable? Napakalaki pa ng potential na pwede itataas kanilang mga ani. Ito po yung documented, recorded for the wet and dry season. Makikita po natin yung diferensya po doon sa graph. Ito po. So, yan po yung mga common vegetables na inaalagaan sa Sariaya. So, dito po, ang napunti na ito, lalo na yung onion. Onion, buttercorn, and watermelon. Sila yung very, very expansive doon sa ating mga interventions. Yung po sa pagbibigay natin ng mga micronutrients. Ano po? Ang laki-laki po ng itinataas ng ani. Ngayon po nakakalampas ng 100%. Ano po? Ito yung sa percent change. Halos kalahati. Ano po? Yung ani lang na nakukuha ng farmers kung hindi siya susunod sa ating solid health card recommendations. Ganun din po pagdating sa income. Tingnan niyo po ang income, naglalaro ang increase from 22.99 or 23 to 68.61%.
increase. Sa increase sa India, halos dalawang pong datos ang nakuha nila, 20 to 60. Sa amin naman po, 22 to 68%. Pagdating po sa ROI at break-even price, mas mataas po ang ROI na sa project. Ano po yung may mga interventions? So, hanggang sa soil health part, at mas mababa naman yung break-even price indicating cost efficiency of the interventions provided to partners. So, ano po yung natutunan natin? So, ito po yung ating mga insights. So, productivity of rainfed areas will be enhanced through soil health approach by the following percent increases. So, net income will be increased from 22 to 68% across all crops. Return on investment will be higher, break-even price will be lower. So, continuous capacity building partners is crucial in productivity enhancement. ICT plays a simple but instrumental role in documentation, monitoring, and awareness building. Availability of inputs to ensure adoption of technologies. Women partners take more active role in project documentation, monitoring, and evaluation. So, karamihan po sa karanasan natin, mas alam pa ng mga asawa ng mga partners yung ginagawa ng kanila asawang lalaki. Kasi po ang mga asawang lalaki, kahimik lang. Pag hindi mo po pinainom, hindi pa magsasalita. Nagwekwento ng kanya, pinagawa. Ano po? Pero yung mga kababaihan, kahit hindi mo kwento rin, kung saan magsasabi. Ano po? Kasi ang mga kababaihan, basically, chikalora. Ano po? So, ano po ang other recommendations? From that of region-wide or province-wide, diagnostic soil sampling and comprehensive soil analysis, which should be repeated every 3 years. Bakit po? Yung effectivity po ng aming analysis ay hanggang 3 years lang. Kailangan po talaga ulitin dahil nagbabago po ang kalagayan ng lupa. Then review the current fertilizer recommendations to match the crop requirements and conditions of the soil. Upgrade regional and provincial soils laboratories. Marami na po tayo ngayong advanced method of analysis. Sana ma-capture yung microbial analysis, not just physical and chemical properties of soil. Then maintain and update database on soil nutrient status in all soils laboratories. Then target farmers and train them as soil para technicians. What else? So we have to strengthen partnership with LGUs. They might provide subsidy for the cost of soil analysis and soil micronutrients. Then adoption of soil health card recommendations as a decision support tool in all banner programs of the government. Sana po ma-relate ng mga policy. Ano po? Then include the cost of soil analysis in profitability and cost and return analysis. Bakit po namin ito nare-recommenda? Basahin po natin ang Philippine recommend for all crop commodities, all crops. Ano po? Dati ang kinakapture lang sa costing ay yung mga seeds, organic material, pesticides, fertilizer, labor. Pero kung tayo ay susunod at magpapa-analyze ng lupa, reduction lang ng soil fertilizer use, meron lang pong added income. So, pwede po natin i-divide yung cost ng soil analysis kung nagkakalala yun ng 2,000 to 5,000. Divide natin sa 3 years as a number of droppings. Makikita po natin, tutubo pa rin sa tatay. Ano po? Sa pagsasaka. And then, increase the number of women participants as we are more active in awareness campaign and info dissemination. Sa policy guideline po ng ating project, nabanggit po na isa namin na project consultant si Sir Junet, dapat talaga laging may bilang participants sa mga project. At dito po namin natin tayo sa
40 minutes.